kakulangan pa rin ng classroom sumalubong sa pagbubukas ng klase. School opening naging maayos naman sa kabuuan ayon kay Education Secretary Sunny Angara. Maliit lang kasi yun wala pang ano siguro wala pang 2% of the whole country. So ibig sabihin yung 98% of schools nagbukas. Dalawang Pogo Company konektado kay Bamban Mayor Alice Go ayon sa kanyang dating accountant na si Nancy Gamo. Yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first Pogo Company. Tapos yung sumunod, yung 2023, the second one. Pero yung so hindi kayo nakita during that time? No. Hindi kami nakita. Telepono lang? Telepono lang. Pagka-alkalde na suspended Bamban Mayor Alice Go, ipinawawalang bisa na ng Office of the Solicitor General. But because of the revelations, because of the findings made by this committee, most especially with the testimony of the National Bureau of Investigation, which stated that those two persons or those two names pertain to one and the same person, the job of the OSG in consolidating everything and coming up with a solid petition for quo warranto was accomplished. Attorney Harry Roque nanindigang hindi siya abogado ng Lucky South 99 o anumang Philippine offshore gaming operator sa bansa. Attorney Roque at Senator Riza Ontiveros nagkasagutan sa pagdinig ng Senado. My answer po is that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, as I said yan, earlier, excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was wait. Let me finish. To answer. Yes, you hindi already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were Attorney. Engaged in the search for the truth. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Gatchalian. One more. I apologize. I will cite you in contempt, and if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Vice President Sara Duterte tinawag na political harassment ang pagbawi sa kanyang police escorts. PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil tumangging sumagot sa pahayag ng Vice Presidente. Sir, comment lang, sir. Political harassment lang, sir. Sir, totoo ba sir na nagbigay kayo ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Sir, any comment lang po? Any comment lang, sir? Alyansa sa Pilipinas sa susunod na 4 na taon, nais ng Estados Unidos na palakasin pa. Again, it's been a great 3.5 years and I look forward to another 3.5 or another 4 in building, strengthening this relationship. Budget ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation hindi babawasan ng Senado kahit hindi pa maaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero. Deliberasyon ng Senado sa 2025 National Budget inaasahang simulan sa August 13. Eh lalo nilang hindi makikita yung iba. Again, hindi naman ito carrot and stick, paparusahan mo pag may mali, pag hindi naubos yung budget. Kailangan tingnan natin lahat ng circumstances sa paligid nun. 2025 budget hearings sisimulan na ng House of Representatives sa susunod na linggo. Deliberasyon sa panukalang pondo para sa susunod na taon at ibang pagdinig na may kaugnayan sa malaking issue, pagsasabayin na. And by next week, without any delay, we will start with the budget briefing of the 2025 National Expenditure Program. Wanted posters ni Apollo Kibuloy at 4 na kapwa akusado ipinakalat na ng Philippine National Police sa Davao. Puntahin din sa mga police stations. I ordered that it be nagpa-print na kami ng 200 piraso. Kaya makita niyo sa iba-ibang parts ng Davao City.
Transport groups na manibela at piston muling magsasagawa ng malawakang protesta upang ipanawagan sa Malacanang na lagdaan ang resolusyon para sa suspensyon ng Public Transport Modernization Program. Itong resolusyon na inilabas ng Senado, yung suspensyon sa implementation ng PUBMP ay ito'y papunta pa lamang kay BBM na kailangan natin itulak ang administrasyon na talagang tuldukan na itong programa ng PUBMP sapagkat talagang maraming nagsasuffer, maraming mawawalan ng kabuhayan. Ilang lugar sa Cavite isinailalim na sa state of calamity dahil sa oil spill. Congressman Paulo Pulong Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na protektor umano ng illegal drug syndicate. Congressman Duterte nanindigang inosente at tiwalang malilinis ang pangalan. Ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Philippine offshore gaming operators tinawag na money laundering operation ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. I agree with the president. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Suspended Bambantarlac Mayor Alice Go. Pinasasampahan ng reklamo ng Commission on Elections Law Department dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy. Humingi na ng formal na approval ng Commission and Bank. So ito po ay ating kaagad ikukonsulta sa Commission and Bank. At dahil napatunayan nga po ng investigating panel na yung lahat ng fingerprints nung anim na tao doon sa dalawa sa NBI, yung isa doon sa immigration na kinaginamit ng NBI, is pangalawa yung mismo sa NBI clearance, pagkatapos yung Certificate of Candidacy, yung mismong application for registration as a voter. Siphoning sa kargang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova, maantala pa. Pagpapalit sa capping bag na inilagay sa valves ng tanker, aabuti ng 2 linggo. So ang gagawin nila ay metal tight na pang-seal sa valve and they said it will take them probably 2 weeks, 14 days. Para makompleto yung prosedyo. Flood Management Master Plan para sa Metro Manila at Karatig Lugar. Matagal pa bago maisakatuparan ayon sa Department of Public Works and Highways. Reclamation Project sa Manila Bay, nagpapabagal ng daloy ng tubig ayon sa DNR. Talagang naramdaman namin yung effect sa Bulacan after nung reclamation. And wala naman ho kaming expertise to say na merong empirical data that says, yun nga, tinatamaan. Ngayon ho ba, may nakikita na po tayo na meron po talagang epekto itong mga proyekto nito sa lugar na malalapit dito po sa Metro Manila. In general po, reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. First tranche ng dagdag sweldo sa mga empleyado ng gobyerno naging epektibo na mula January 2024 ayon sa Budget Department. 7,000 peso medical allowance matatanggap na simula 2025 ng government employees. Nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. 11 nasawi sa nasunog na gusali sa Binondo, Maynila. Sunog hinihinalang nagsimula sa karinderya sa ibaba ng gusali. Nung pagkikita po namin kanina, nasa kwarto pa rin po sila at hindi wala po silang indication na nakapunta sila sa CR, naghanap sila ng tubig o wala or what. Ando lang po sila sa kwarto. Sama-sama sila po sila doon. As per initial assessment po, wala po tayong nakita na secondary exit. Department of Justice planong maghain ng class suit kaugnay ng Bataan oil spill.
paghahain ng kaso ng lokal na pamahalaan laban sa may-ari ng lumubog na MTKR Terra Nova sa Bataan, suportado ng DILG. Naperwisyo lahat eh. Ang kalusugan, ang health, tapos inawawala ng trabaho, isipin nyo, at yung negosyo na ilang maapektuhan dito, kaya dapat lamang mangyari yun. Dapat managot po dito. No fishing zone ipinatutupad na rin sa Cavite. Mga bakas ng langis nakita sa ilang water hyacinth sa Noveleta, Cavite. Dahil nagbaba nga po ng order ang ating provincial government sa pangunguna ni Governor San Miguel Mula, no catch zone or no fishing zone, no? So bawal po muna manghuli ng isda o anumang shellfish. At transport groups na pabor sa PUB Modernization Program ng Pamahalaan magsasagawa ng Unity March sa Lunes. Nasa 5,000 miyembro inaasahang makikilahok. Suspension sa modernization, ibasura! Ibasura! At sa mga commuters po, na maapektuhan ng aming gagawin yung patlinas patungo ng Malacanang, mga traffic, o mayroon naman hindi makakarapit sa kanyang maluroonan, dahil siguro baka marami kami sa kalsada, maipit sila sa biyahe, kaya humihingi po kami ng pamamit.